state of the nation. Nilamon ng apoy ang isang bahay sa Batac, Ilocos Norte. Sa laki ng apoy, tumulong na ang mga kapitbahay sa pag-apula. Mahigit isang oras ang inabot bago tuluyang napatay ang sunog. Isang lalaki ang nasugatan ng tangkaing magsalba ng mga gamit. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nagsimula ang sunog sa ikalawang palapag ng bahay. Iniimbestigahan pa ang sanhi nito at ang halaga ng pinsala. Pwede na uling payagang magmay-ari ng ilang matataas na kalibre ng baril ang mga sibilyan ayon sa PNP. Pangamba naman ng isang grupo, baka mauwi yan sa pagdami ng insidente ng pamamaril gaya ng nangyayari sa ibang bansa. May report si Chino Gaston. Ang problema ng Amerika sa sunod-sunod na pamamaril, pinangangambahan ng isang grupo na maging problema rin sa Pilipinas. Yan ay kapag muling pinayagan ang mga sibilyan na bumili at magmay-ari ng mga semi-automatic high-powered firearms gaya ng 7.62 at 5.56 caliber rifles. Nakikita ang result ng ganong policy sa Amerika sa mga shooting na nangyayari sa kanila. Itong yung ganong culture ay dadalhin natin dito sa Pilipinas, ganong problema din ang haharapin natin. Sabi ng PNP, alinsunod ito sa RA 10591 o ang Comprehensive Law on Firearms and Ammunition na sinuspinde ng Administrasyong Duterte noong 2018 dahil sa pangambang magagamit ito ng mga terorista at mga kalaban ng gobyerno gaya ng nangyari sa Marawi Siege. Nitong February 27, isinumite ng PNP ang bagong amended IRR ng batas sa UP Law Center na magkakabisa 15 araw mula publication. This is a regulated law. So kung meron po tayong makikita later on na may pang-aabuso at may makikita po natin na itong amendment po ay aabusuhin, then we will enforce strictly what is written in the amendment rules. Para sa ilang gun retailers at owners, napapanahon na para payagan uli ang mga sibilyan na bumili ng high-powered rifles. Di lang daw ito pandepensa sa sarili, kundi pandepensa sa bansa. Lalong-lalo na sa nangyayari ngayon, di ba, with China and all of other possible enemies will come in. Tayo mga may license to own and possess, nakukuha neto. Siyempre, pag nagkaroon ng gera na ayaw sana natin, meron tayong mga armas na maidadagdag magagamit para depensahan ng ating bansa. Pero sabi ng Gunless Society of the Philippines, hindi IRR ang dapat amyendahan, kundi ang mismong batas. Mungkahin nila, limitahan lang sa 2 ang mga baril sa bawat sibilyan, huwag payagan ang mga sibilyan na ilabas ang baril sa bahay at ipagbawal ang pag-aarmas ng mga bodyguard ng mga politiko. Chino Gaston nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kakasuhan ng Department of Justice si Pastor Apollo Quiboloy kaugnay ng mga pang-aabuso umano sa ilang membro ng Kingdom of Jesus Christ. May report si Salima Refran. Ito ang panawagan ng mga taga-suporta ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Quiboloy na nagsagawa ng prayer rally sa Maynila. Bukas, nakatakdang ituloy ng Senado ang pagdinig ukol sa umano'y pang-aabuso ni Quiboloy sa kanilang mga miyembro. Giit nila, itigil na ng Senado ang pagdinig at panggigipit raw sa kanilang pinuno. He is assuaged by the balm of a clean conscience na lahat itong mga paratang na ito ay mga kasinungalingan lamang. Pinagbibitiwri nila si Senator Risa Ontiveros na nangunguna sa pagdinig. Sa ngayon, wala pang pasabi kung dadalo si Quiboloy bukas. Sakaling hindi, if he does not appear tomorrow, isa-cite ko sila in contempt at ipa-aresto. Pero hindi na lang Senado ang kailangang harapin ni Quiboloy. Binaligtad ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang desisyon ng City Prosecutor of Davao na nagbabasura sa reklamong rape na inihain ng isang menor de edad laban kay Quiboloy noong 2011. Sasalang na ang kaso laban kay Pastor Apollo Quiboloy at sa kanyang mga kasama. Kakasuhan si Quiboloy ng patong-patong na kaso ng sexual abuse at qualified human trafficking. Pinag-aralan namin ng gusto at ang lumalabas talaga rito ay meron talagang kailangang panagutan si Pastor Apollo Quiboloy at ang kanyang mga kasama. Ang affidavit mismo ng biktima ang tumatayo doon sa lahat naman naging tanong sa kanya. Naglabas na rin ng DOJ ng Immigration Lookout Bulletin Order laban kay Quiboloy.
Maghahain rin ang precautionary hold departure order ang DOJ para hindi makaalis ng bansa si Kibuloy. Hihilingin din ng DOJ sa Korte Suprema na ilipat sa Maynila ang pagdinig sa mga kaso. Magtatalaga ng Special Panel of Prosecutors para sa pag-usig nito. May problema sa Davao. Mahirap pong magdemanda sa isang lugar na kung saan malakas ang kapangyarihan ng mga taong binabangga at mababangga at tatamaan. This is a welcome first step towards heeding the victim survivors' cry for justice, peace, and healing. Sanima Refra, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Aminado ang Philippine Coast Guard na walang paraan para malaman kung nakapagsagawa ng research ang mga barko ng China na dumaan malapit sa Philippine Rise. Sa satellite monitoring ng isang American maritime expert, nakita ang dalawang survey ship na nakatambay malapit sa Philippine Rise. Ang Philippine Rise ay isang underwater plateau na nasa loob ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Pinaniniwala ang mayaman nito sa langis, gas at marine resources. Nag-deploy na ang PCG ng mga barko para mag-monitor sa Philippine Rise. Base sa UNCLOS, pwedeng makidaan ang isang barko sa EEZ ng ibang bansa, pero kailangan ng pahintulot kung magsasagawa ng research. Nakalabas na kahapon ng EEZ ang mga barko na galing Guangzhou, China, base sa monitoring ng Philippine Navy. Wala naman daw problema sa National Security Council kung innocent passage lang ang ginawa ng mga barko. Pero depende sa kalalabasan ng investigasyon ng Navy at Coast Guard, pwede raw humantong ang insidente sa isa na namang diplomatic protest laban sa China. Wala pang pahayag ang China tungkol dito. Bumuhos ang pakikiramay sa pamilya ng multi-awarded actress na si Jacqueline Jose. Kinumpirma naman ng anak niyang si Andy Eigenman ang dahilan ng pagpanaw ng batikang aktres. It's with great sadness that I announce the untimely passing of my nanay, Mary Jane Gok, better known as Jacqueline Jose. At the age of 60, on the morning of March 2nd, 2024, due to a myocardial infarction or a heart attack. Her life itself was her greatest obra maestra. Thank you. Nagpasalamat din si Andy sa mga nakikiramay at nagmamahal sa kanyang ina. Hinihiling niyang bigyan muna sila ng privacy sa panahon ng kanilang pagdadalamhati. Inalala rin ang mga nakatrabaho ni Jacqueline ang kanyang makulay na karera sa showbiz. Kasama riyan ang paggawa niya ng kasaysayan bilang tanging aktres mula sa Pilipinas at sa buong Southeast Asia na nanalong Best Actress sa Cannes Film Festival sa France. Ilan naman sa mga tumatak na karakter ng binansagang Queen of Underacting ang kanyang pagganap sa mga pelikulang White Slavery, Floor Contemplation, at Patay na si Jesus. Nakatakdang i-cremate ang labi ng premyadong aktres ngayong gabi. Nag-counterflow sa isang highway sa Ohio sa Amerika ang dalawang kabayo. Nakatakas mula sa kwadra ang mga kabayong pag-aari raw ng pulisya. Na-recover naman ng mga pulis ang mga kabayo kalaunan. Sa Nevada, malalaking bola ng halamang tumbleweeds ang namataang pagulong-gulong sa kalsada habang tinatangay ng hangin. Sa Utah naman, halos matakpan ng sandamakmak na malalaking tumbleweed ang ilang bahay at kotse matapos hanginin. Bagamat itinuturing na simbolo ng American West, ang mga tumbleweed o Russian thistle ay hindi native sa Amerika at itinuturing na invasive weed ng U.S. Department of Agriculture. Posible itong lumaki ng hanggang 6 na talampakan at nagkakalat ng binhi habang gumugulong. Papapasok lang na balita, nauwi sa habulan at barilan ng operasyon ng PNP Anti-Kidnapping Group laban sa isang Chinese national sa BGC sa Taguig. Isisilbi sana ng pulisya ang tatlong warrant of arrest para sa mga kasong deceit, resistance and disobedience to an agent of a person in authority at unjust vexation laban sa suspect. Pero pumulag daw siya at nagpaputok. Dito na nagkahabulan.
isinugod sa ospital ang suspect, wala pa siyang pahayag. Tinuklaw ng ahas ang isang bata sa Tampakan, South Cotabato. Nung una, hawak pa ng bata ang ahas at tila nilalaro pa. Inihagis pa niya ito sa mga nasa paligid. Maya-maya, tinuklaw ng ahas ang bata. Dinala ang bata sa ospital para maturukan ng anti-venom. Hindi raw pinakawalan ng bata ang ahas at inilagay pa sa aquarium sa kanilang bahay. Nagpatulong na ang barangay sa DENR para maibalik ang ahas sa kagubatan. Narito ang ilang tips sakaling makakita ng ahas. Huwag magpanic. Huwag ding lalapitan o gagalawin ang ahas. Mainam din kung hindi tatakbo dahil baka isipin itong inaatake sila. Bawal ang pagpataya sa wildlife animals gaya ng ahas, maliban kung ito ay emergency o nalalagay sa panganib ang iyong buhay. Tumawag sa DNR Wildlife Rescue Center kung kailang nga ng tulong para maalis ang ahas. Pangulong Bongbong Marcos sa kapagkita sa Filipino community sa Melbourne, Australia. Bago nito, dumalo ang Pangulo sa forum ng think tank na Lowy Institute. Gitna ng Pangulo, hindi niya polisiya na magpalit ng posisyon sa pagharap sa China. Itinataguyod lang daw niya ang territorial integrity ng Pilipinas, pero hindi raw sunod-sunuran ng Pilipinas sa kagustuhan ng Amerika. Sa isang business forum, hinikayat ng Pangulo ang mga negosyante mula sa Australia na mamuhunan sa Pilipinas. Nakapulong din ang Pangulo si Cambodian Prime Minister Hun Manet. Isa sa mga napagkasunduan nila ang pagpapalakas ng kalakalan sa agrikultura, partikular na sa bigas. Mahigit 100 opisyal ng National Food Authority sinuspindi ng Ombudsman. Dahil daw yan sa palagumen ng pagbenta ng bigas sa mga pinaborang trader. Si Agriculture Secretary Chu Laurel muna ang tatayong pinuno ng NFA. Sinisikap ang makuha ng GMA Integrated News ang panig ng mga nasuspindi. Ivan Merino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kaya ng Pinay. Yan ang pinatunayan ng isang babaeng opisyal ng Philippine Coast Guard na inakyat ang 7 pinakamataas na bundok sa buong mundo. Kinilala si Coast Guard Lieutenant Commander Karina Dayundon sa Stop and Salute Flag Raising Ceremony sa Rizal Park. Pinakahuling naakyat ni Dayundon ang Mount Vinson sa Antarctica. Kabilang din sina Coast Guard Petty Officer First Class Noel Cristina Penetrante at Janet Bellarmino sa mga kababaihang kinilala bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Women's Month. Kasama sila ni Dayundon sa kauna-unahang all-women team sa Pilipinas at Southeast Asia na nakarating sa summit ng pinakamataas na bundok sa mundo na Mount Everest noong 2007. Nagkaenkwentro ang 81st Infantry Battalion ng Philippine Army at ang mga miyembro umano ng New People's Army sa boundary ng Camarines Sur at Quezon Province. Magbabanatan. Anak! Dinig ang putok ng mga baril at pagsabog ng mga bomba sa bulubunduking bahagi ng bayan ng Del Gallego sa Camp Sur at bayan ng Tagkawayan sa Quezon. Tumagal ng 4 oras ang bakbakan na nagsimula dakong alas 4 ng umaga. Inaalam pa ng military kung may nasaktan o nasawi sa enkwentro. Kinilala sa kauna-unahang Perpetuality's Choice Awards ng University of Perpetual Health System Laguna ang ilang Kapuso personalities at programs. 24 oras ang nagwagi bilang Best News Program. Best Public Affairs Program naman ang Kapuso Mo, Jessica Soho, habang Best Documentary Program ang Eyewitness. Best Game Show ang Family Feud at Best TV Program ang Pepito Manaloto. Dalawang Kapuso personalities naman ang pinarangalan. Si Jessica Soho ang Best Female News Personality and of course, sino pa ba naman ang Best Male News Personality ang aking co-anchor na si Atom Araulio. Congrats! Ha? Kahit nasa military, may special treat for ARMY si V ng BTS. Nagpaka-fangirl naman si Lisa ng Blackpink kay Taylor Swift sa The Eras Tour sa Singapore. May report si Aubrey Carampel.
Blackpink Lisa is a certified Swiftie. Nagpunta si Lisa sa second night ng The Eras Tour sa Singapore, kung saan nabigyan siya ng chance para maka-close encounter ang American pop star backstage. More than 5 million na ang hearts and reacts niyan sa Instagram. Present din sa concert ang SHINee member at K-drama actor na si Choi Minho. Nagdulot pa ng K-lig sa fans ang pagtawag niya ng Nuna o ate kay Taylor. Nasa Singapore si Minho para sa concert ng kanilang grupo. Nagpakita rin doon ng suporta si Lisa. Ibinahagi rin ng proud Swiftie na si David Licauco ang kanyang The Eras Tour experience sa Sydney, Australia. Masaya raw siya sa experience pati na sa pag-meet ng iba pang Swifties. Actually, ang daming mga friends ko na guys na nag-message sa akin saying na, wow, fan ka. Parang, uy, parang fan ka ba talaga? I mean, bakit ka fan ni Taylor Swift? Kasi siguro for them, parang very pambabae talaga yung mga songs ni Taylor Swift. Mm-hmm. Pero ako kasi, mahilig ako sa mga ganong kanta. Mm-hmm. Yung mga we're never, ever, ever. Ngayong balik Pinas na, mas inspired daw si David na magtrabaho. In his singer era na rin siya nang bisitahin namin sa kanyang rehearsals para sa Sparkle Goes to Canada concert tour. Makakasama ni David sina Barbie Forteza, Julian San Jose and River Cruz, at Rulo Madrid and Bianca Umali. Mark your calendars, ARMY! Dahil sa March 15, magiging available na ang bagong digital single ni V ng BTS na Friends. Sa announcement sa Weverse, isa itong English love song na pop soul R&B genre. Aubrey Carampel, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yan po ang State of the Nation. Ako si Atom Araulio para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Maki Pulido mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.